Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, we will be doing the most trending 10 steps Korean skincare. So if you wanna know how the routine does, ano yung mga products na ginagamit, what are the pros and cons, at kung gaano nga siya katagal since 10 steps nga siya, please keep on watching. So yun na nga guys, tulad nga na sinabi ko kanina, gagawin natin ngayon yung 10 steps Korean skincare. Actually, matagal ko na itong naririnig, matagal ko na itong nakikita through social media, all over the internet. Pero ngayon ko lang siya trinay. Kasi before naman, meron kasi talaga akong skincare routine na ginagamit. Pero yung mga products na ginagamit ko noon, eh galing pa ng Pinas. So since naubos na nga siya, ang hirap naman kasi na lagi akong nagpapa-order or nagpapa-deliver ng product ngayon. So nag-decide ako ano ba yung pwede kong products na gamitin since nandito nga ako sa ibang bansa. So inintroduce to nung kapatid ko, sabi niya, "Kuya, try mo yung Korean skincare." Sabi ko, "Ano ba yung Korean skincare na yan?" Tapos yun nga, binigyan niya ako ng mga links, binigyan niya ako ng mga websites na kailangan ko tingnan. Tapos nakita ko na talagang ang gaganda ng mga reviews. Tapos yung iba doon, mga acne prone skin, kasi ako acne prone skin ako. So talagang nag-lighten talaga yung face nila at the same time nawala talaga yung mga acne nila dahil lang dun sa mga Korean skincare na yun. So ako na curious ako, sabi ko, sige nga, try nga natin, wala namang masama. Tapos bukod nga nun, ang dami kong mga kaibigan na nag-try na. Ayun nga, yung kapatid ko, yung mga iba ko pang kamag-anak na nag-try na. At talagang sabi nila, very positive daw talaga yung naging result ng mga products na ginagamit nila. Though ayoko mag-rely dun sa mga sinasabi nila kasi hindi porket okay sa akin, okay din sa'yo. Kasi lahat tayo, iba-iba tayo ng mga skin types. So ako, nag-check ako through online kung ano ba yung mga products na suitable sa skin ko kasi nga tulad sinabi ko kanina, acne prone skin ako. Ano ba yung mga products na pwede kong gamitin for oily skin at acne prone skin? So yung unang problema ko talaga guys, kung saan at kung paano ko siya mabibili yung mga Korean products na yon. Kasi dito sa lugar namin, konti lang talaga yung mga Korean store na pwede mong mapagbilhan ng mga products na yon, usually through online. So ang ginawa ko, nag-search ako all over social media kung sino yung mga legit resellers na nagbebenta ng mga Korean products. And then, yun, kinontak ko sila, nag-communicate ako, tapos, yun nga, nabili ko na yung mga products na yun. And to be honest guys, almost 2 months ko na siyang ginagamit ngayon. Hindi ko siya ginawa ng review or hindi ko siya ginawa ng video. Yung mga times na kabibili ko pa lang siya kasi gusto ko kapag ginawan ko siya ng review or ginawan ko siya ng video para sa inyo, gusto ko yung tipong nakita ko na yung result ng products na yon. And para sa akin, masasabi ko na positive naman siya, positive yung kinalabasan, kaya ako gumagawa ng video ngayon. So ipapakita ko anywhere dito sa video na to yung mukha ko bago ako nag-start ng Korean product. So makikita nyo talaga dyan na talagang nag-lighten yung mga dark spots, nawala yung mga acne marks, at the same time yung redness at saka yung bump ng pimples medyo nawala. Hindi ko sinasabi sa ngayon totally na zero blemishes na ako. Meron pa rin mga ilan-ilan tulad ng iba dyan. Pero hindi na siya tulad nung before na sobrang dami na parang hindi ako nauubusan or parang hindi nawawalan. Actually guys, yung ginamit kong skincare before, maganda naman talaga siya. Nag-lessen talaga yung pimples ko. Pero may mga times na alam niyo yung pakiramdam na parang ang dry ng skin mo tapos sobrang pula. Sabi nga ng mga ibang kaibigan ko, nakainom ka ba? Kasi yung parang, alam mo yung itsura ng parang paglaseng or pag nakainom na ang pula-pula lagi nandito. Ganun yung itsura ng mukha ko nung ginagamit ko yung before na skincare ko. Tapos, ang dry-dry sa pakiramdam na alam niyo yung feeling dito sa part na to na pag binubukan niyo yung bibig niyo, parang may resistance or may parang something na masakit na parang nababalat siya. Ganun yung pakiramdam ko. So, nag-decide na rin ako nung naubos siya. Nag-decide ako na parang palitan na rin. And then nga, nag-come up ako dito sa Korean skincare na to. At hindi naman ako nagsisi kasi naging positive naman yung result niya sa akin.
So, ang dami ko nang sinasabi guys, ang dami ko nang kwento. Kasi gusto ko lang i-share sa inyo yung mga experiences ko before. And yun na nga yung mga nangyari bago ako nag-start dito sa product na to. So without further ado, let's get started. Okay, for the first step guys ng Korean skincare is the cleansing balm or the makeup remover. Actually, wala akong makeup remover dito ngayon kasi hindi naman ako nagme-makeup. So skip na natin yung first part na yun. So for the step 2 ng Korean skincare is the cleanser. So for the cleanser guys, I have these two products na ginagamit. Yan. They are from COSRX. And for the first cleanser that I'm using guys is this low pH Good Morning Gel Cleanser from COSRX. Guys, hindi porket good morning siya, isa umago nyo lang siya gagamitin. Actually, pwede nyo rin siyang gamitin sa gabi. Pero kasi ako, sa umaga ko lang siya ginagamit kasi itong isang COSRX na cleanser na ginagamit ko, ito naman yung panggabi. This cleanser actually maintains skin's optimal pH level. Totoo yun. Kasi ito guys, parang 5.5 lang yung pH niya. So, hindi ganun katapang sa balat mo. It actually maintains skin's optimal pH level. It is actually formulated with purifying botanical ingredients. And this low pH formula works to soothe, refresh, and soften the skin without the stripping feeling. And it's great for morning wash. Yung nga, tulad nga sinabi ko, pwede siya sa gabi, pwede rin siya sa umaga. Tapos hindi siya ganun katapang. And then yung amoy niya, alam niyo yung amoy na parang may chemical, may maamoy kayong parang chemical, pero hindi ganun katapang sa hindi ganun katapang yung amoy niya. At the same time, hindi din siya nakakairita sa balat kapag ginagamit niyo. Then kung tatanungin niyo guys kung mabula siya, actually bumubula naman siya. Hindi lang siya ganun kabulang-bula tulad ng mga ibang cleanser na ginagamit natin. Pero hindi rin naman siya tulad ng Cetaphil na parang walang bula. Siguro nasa average lang siya. Pero yun, pwede naman siya. Actually, nare-remove naman yung mga dirt kapag ginagamit mo to. And for the next cleanser that I'm using is this COSRX Salicylic Acid Gentle Cleanser. Ayan. Ito talaga yung parang sinasabi kong holy grail ko when it comes to cleanser. Kasi this type of cleanser talaga is suitable for acne-prone skin. Kasi nga may salicylic acid siya. And we all know naman na ang salicylic acid ay nagbibigay ng malaking help sa mga acne as well as sa iba pang blemishes. So this cleanser actually is ideal for all skin types including sensitive. And also this cleansing foam helps clear and prevent pimples and blemishes. So tignan na sinabi ko kanina. It gently removes impurities and excess sebum while fighting pimples and blemishes, leaving skin soft and smooth without the stripping feeling. Ito guys, mas mabula siya compared dito sa low pH Good Morning ng COSRX. And then yung amoy niya, ganun din, yung parang may chemical something pero hindi naman masyadong matapang. Tapos ang maganda dito, mas mabula siya kasi kahit ganito lang kaliit yung amount. Ayan, for example, yung ganito. Ayan. Kahit ganito kaliit na amount lang guys, kapag nirub nyo na siya sa face niyo or talagang kinalat nyo na siya sa buong skin niyo, ayan, kung mapapansin nyo, bumubula na talaga siya. So, hindi to masyadong magastos. Actually, matipid siya. Kasi nga, kahit konti lang yung ilagay ninyo sa kamay ninyo or sa mukha ninyo, talagang bubula siya at talagang matatakpan at mabubura yung mga impurities at blemishes. So guys, magkapakita na lang ako dito ng video or ng clip kung paano ko siya i-apply sa mukha ko pag naghilamos na ako. Yan, para makita nyo kung paano ko rin siya gawin. So, ang difference itong cleansers na ginagamit ko guys, ito kasi gel type siya. So yung itsura niya, ayan o, medyo transparent yung type ng cleanser niya. Ayan, parang ganyan. And then, while ito namang isang salicylic acid, may pagka-foamy or white yung itsura ng cleanser. Ayan, silang dalawa. So pareha silang maganda. At the same time, talagang nag-lighten at talagang umimpis at nawala talaga yung mga pimples ko. And for the step 3 ng Korean skincare guys is the exfoliator. So ang ginagamit kong product pang exfoliate ng skin ko is this black sugar mask ng Skin Food. Actually, isa rin to sa mga paborito kong scrub or exfoliator kasi mapapansin nyo kapag ginagamit ko siya, talagang after ko siyang i-rinse,
mafe-feel mo talaga na sobrang kinis ng balat mo na parang although medyo mamula-mula, pero mararamdaman mo na talaga parang numibis siya. Tapos basta sobrang kinis lang niya, sobrang lambot ng pakiramdam. And then yung itsura niya guys, ayan, para siyang asukal. Alam niyo yung asukal na pula? O yung brown sugar natin sa Pinas. Basta parang ganun siya. And then yung amoy niya, alam niyo yung parang may pagka-lemon yung amoy. Tira natin kung anong ingredients yung meron siya. Nakalagay na naman dito, a scrub mask that contains mineral-enriched Brazilian black sugar and promotes smooth and glowing skin. Ito guys, after nyo mag-wash ng cleanser na ginamit niyo, hindi nyo muna pupunasan yung mukha niyo, and then kukuha lang kayo ng small amount dito sa mask na to. Actually, magkapakita ako ng clip dito or ng video kung paano ko siya i-apply. I-check nyo na lang. And then after nun guys, kuha lang kayo ng konting amount, tapos ikalat nyo lang siya sa mukha nyo, and then i-scrub nyo siya. Huwag masyadong vigorous yung pag-scrub nyo guys, kasi mai-irritate yung balat nyo kapag too much friction yung ginamit nyo. Imagine niyo guys, asukal to. Okay, so medyo may pagka-rough yung consistency kapag kinis-kiss nyo siya or binigyan nyo siya ng matinding friction sa mukha ninyo. Mai-irritate yung balat niyo, so very gentle lang dapat yung pag-apply at pag-scrub nito sa face niyo. Tapos once na ma-scrub niyo na siya, leave it for 10 to 15 minutes bago niyo siya ulit badlawan. Ito guys, hindi ko ina-advise na gamitin niyo to araw-araw, siguro at least every 3 to 4 days, kasi kayo ba naman ang mag-scrub ng asukal araw-araw? Hindi niyo masabi kung anong mangyayari sa balat ninyo, so baka ma-irritate, mamula, or kung ano pa yung mangyayari, baka masugat pa. Kasi may mga kilala ako na talagang very sensitive yung skin nila at sobrang nipis ng balat nila. And hindi advisable na araw-araw mo siyang gamitin. Siguro at least nga, tulad na sinabi ko, 3 to 4 days, or yung iba kakilala ko, mga every 1 week silang nagaganito. This one guys is also my holy grail. Napakaganda nito, and it's one of my recommendations para sa inyo as well as dun sa mga tao na may acne prone and oily skin. So ito, Skin Food Black Sugar Mask Wash Off. And for the step 4 guys is the toner. Actually, meron ako ditong dalawang toner na ginagamit. The first one is this COSRX One Step Original Clear Pad, and the other one is the Claire's Supple Preparation Facial Toner. So ano bang pinagkaiba nitong dalawa? First, itong si COSRX One Step Pimple Clear Pad. Alam niyo yung pagbukas niyo, meron na siyang parang pad sa loob. Hindi niyo na kailangan ng cotton. And then this one, itong pad na to, meron na siyang actually ingredients na nakakapag tanggal ng mga impurities as well as blemishes and pimples. Itong product na to guys, isa to sa pinakagusto ko. Kasi simula nung ginamit ko to, hindi na ako masyadong tinutubuan ng pimples. Although, yung may pagka negative side lang niya is hindi niya masyadong napapaimpis or nawawala yung pimples agad-agad. It takes time, kumbaga. Pero maganda siya. And it contains 70 pads. Ayan, kung mapapansin nyo. It contains 70 pads. And then minsan ginagamit ko siya twice a day. Pero mostly during night ko lang siya ginagamit. Kasi itong isang toner na ginagamit ko, ito yung pang umaga naman. So yon, this facial toner gently wipes out excess oil and keeps the complexion clear, refined, and well-balanced. So, itong COSRX na to, isa to sa mga paborito ko toner. And sa tingin ko, bibili pa ako ulit ng ganito once na maubos siya. And for the other one, guys, is this Claire's Supple Preparation Facial Toner. Ito, guys, it's actually one of my holy grail toner. Hindi ko na siya ginagamitan ng cotton. Naglalagay na lang ako dito sa kamay ko, or minsan pinagpapatulo ako dito sa mukha ko, then pat-pat lang yung ginagawa ko. Kasi itong toner na to guys, it actually balances the pH of your skin, and maganda siya kasi hindi ganun nakaka-irritate, and then it hydrates also your skin at hindi siya masyadong nagko-cause ng redness. And ang sarap talaga sa feeling kapag nilagay mo to sa mukha mo, kasi alam mo yung pakiramdam na hydrated yung balat mo at the same time hindi dry. And then bukod pa doon, nilalagay ko kasi siya sa ref,
So, ang sarap ng feeling kapag medyo malamig-damig yung tono na nilagay mo sa mukha mo. And for the step 5 guys, and medyo nangangalahati na tayo sa Korean skincare, is the essence. So for me, ang essence na ginagamit ko is this COSRX Advanced Nail 96 Mucin Power Essence. Itong essence na to guys, alam niyo yung ang consistency ng essence guys, parang in between ng toner at ng serum. Yung serum kasi sobrang thick at talagang malapot yung kanyang consistency, and then yung toner naman may pagkamalabnaw. Itong essence guys, tama lang or parang in between siya nung dalawa. And then itong Advanced Nail essence na ginagamit ko, ang parang pinaka big help na nagawa niya sa mukha ko is na clear up niya yung mga blemishes at as well as yung mga pimple marks ko before. And yung itsura niya, it comes with a pump. Ayan. Tapos, kapag naglagay ka ng konting amount, ayan, mapapansin mo na parang malapot siya kasi, alam mo yan, parang, ayan oh, nakikita niya. May parang ganoon siya. So, kapag nilagay niyo siya sa mukha ninyo, mapifeel niyo na parang malagkit siya at first. Pero eventually, kapag na-absorb na ng balat niyo yung essence, mawawala na naman na yung ganitong thick or parang malagkit feeling. And ma-absorb na siya at the same time, it leaves smooth and soft feeling sa balat mo. So, isa rin to sa mga paborito ko, itong essence na to. And for the step 6 guys, is the serum. Ito na yung sinabi ko kanina na parang nagbibigay ng moisture at kasi medyo may pagka thick at malagkit yung feeling na nilalagay mo sa mukha mo. So, ang ginagamit kong serum, guys, is this COSRX Centella Blemish Ampoule. Actually, guys, hindi naman obvious, no? Na paborito ko siya kasi tinan nyo naman. Parang mauubos na siya. So, it comes with a dropper. Ayan, no? Alam mo yung pakiramdam ko na parang nagbibigay ako ng vitamin sa mga bata. Ayan, yung ganyan. So, yung isang buong dropper na to, okay na to sa isang gamitan kasi mabibigyan niya na ng parang coverage yung buong mabibigyan niya na ng parang coverage yung mukha mo. And ang kinaganda dito sa serum na to, kasi tuloy nga na sinabi ko, blemish ampoule, so nare-remove niya yung mga dark spots, yung mga blemishes ko. Tapos alam mo yun, yung feeling na kina-calm niya yung redness ng mukha ko, especially kapag nag-exfoliate ako or pag may mga konting pamumula. It actually balances din yung skin ko. Hindi siya ganun ka-oily, hindi siya ganun ka-dry yung feeling. Basta ang lambot lang at ang kinis lang sa pakiramdam kapag gumagamit ako nito. And by the way guys, hindi porket oily ka, kasi usually ito yung misconception natin, especially sa mga oily skin tulad ko, kasi ganito rin yung akala ko before, na kapag oily skin ka, hindi ka na dapat mag-moisturize or maglagay ng essence or ng serum kasi nga oily ka na. Pero guys, that is actually a big misconception guys, kasi the more na oily yung skin mo at the more na hindi ka naglalagay, ang tendency, yung oil glands or yung sebaceous glands natin, mas lalo siya mapoproduce ng oil sa mukha natin, kasi yung balat natin parang it actually hungers for moisture. So since wala kang nilalagay sa kanya, parang uhaw na uhaw siya sa moisture, ganun yung pakiramdam. So ang tendency guys, parang compensatory mechanism niya is magpo-produce siya na magpo-produce ng maraming oil. And ang tendency guys, yung oil na produce niya, so yun, kakapitan nyo ng iba't ibang klase ng dirt or ng bacteria. So ang advice talaga is kahit na oily ka, mag-moisturize ka guys, maglagay ka ng mga moisturizers, essence, serum, kasi it balances the oil na pinoproduce nung skin natin. So ako, yun nga, tulad ng sinabi ko, itong serum is isa sa mga product na talagang masasuggest ko or maire-recommend ko sa inyo. Kasi it gives enough moisture sa balat nyo. And at the same time, nilalagay ko rin siya sa ref. Kaya may pagkamalamig din yung feeling kapag nilalagay ko. Although may pagka-sticky siya at first, pero once na na-absorb nga na ng balat nyo, mawawala na yung ganong feeling. For the step 7 guys ng Korean skincare is the face mask. So ako guys, meron akong several face masks na ginagamit dito. Ayan. All of them are from Etude.
Meron ako dito yung pearl. I have this argan. I have this snail. Ayan, snail isa to sa mga magagandang mask na nagamit ko. And then, aloe vera. And then we have green tea. And then yung hyaluronic acid. And then the tea tree. Ito good to for pimples. And then for this mask, guys, actually, ito yung isa sa mga paborito kong mask, yung galing sa Etude. Kasi yung feeling niya, nakakalambot and nabibigyan niya talaga ng tamang moisture yung mukha ko. Tapos, bukod pa dito, mura lang siya yung pagkabili ko dito, parang 10 dirhams lang isa. And then, ako yung tipo ng tao na hindi araw-araw nagmamask. Usually, nagmamask ako every week or minsan every 4 to 5 days. And yun, okay siya. Ang ganda nung content niya. Especially itong snail. Saan na yan? Ayan, itong snail. Ito yung isa sa mga paborito kong mask na ginagamit ko. And bukod pa doon, nilalagay ko siya sa rep. So, sobrang sarap ng pakiramdam kapag nilagay mo na siya sa mukha mo kasi ang lamig-lamig niya. And talagang nare-relax ako. And advice ko sa inyo, guys, meron kasi nakalagay dito na 10 to 20 minutes mo lang siyang i-apply. Usually, yung iba, pinapatagal nila kasi nanghihinayang sila sa ingredients, sa content ng mask. Pero guys, mali yun. Kasi the more na mas pinatagal mo siya, kapag natuyo na yung mask, sinasuck out niya yung moisture na nilagay mo before. And yun, masasayang lang yung nilagay mo. Tapos yung iba din, tingin nila, after maglagay ng mask, eh huhugasan na or mag-wash ka ng face mo. Pero hindi yun totoo. May mga certain mask na ganoon, na after mong ilagay, kailangan mo siya banlawan. Pero ito, yung ganitong mask, eh hindi. After mo siyang tanggalin, within 10 to 20 minutes, it leaves enough moisture and then pwede ka na mag-proceed sa step 8, 9, and 10. So, this is the mask that I'm using and I'm recommending also this Etude House mask sa inyo. And for the step 8, guys, ng Korean skincare is the eye cream. So, ako, yung eye cream na ginagamit ko is this Mizone Function Formula Snail Repair Eye Cream. Actually, isa to sa mga paborito kong eye cream. Hindi ako yung tipo ng tao na pala eye cream before, pero nung na-discover ko tong si Mizone, nagustuhan ko na siya kasi ang ganda talaga ng result niya sa akin. Kasi ako, yung itong mata ko, I have this dark under eye, especially dito, pati yung dito sa laugh line. Minsan talaga dito, dark talaga siya. And yun, nakakatulong talaga to. At the same time, mga wrinkles natin sa balat, parang binabanat niya o tinutulungan niya na mag-firm. And yun, isa sa mga nagustuhan ko dito, ganito yung itsura niya. Tapos, wala din siya masyadong amoy. Mabango siya. Amoy cream. Alam niyo yun. And then, isa sa nagustuhan ko dito sa eye cream na to is talagang sobrang matipid siya. As in, konting-konti lang talaga yung nilalagay ko dito sa under eye, pati yun dito sa may talukap dito. Tapos, kahit na konti lang yung nilagay ko, eh talaga nabibigyan niya talaga ng enough cream yung ito, yung buong surface na to. And aside from that, guys, kapag gumagamit tayo ng eye cream, itong ring finger dapat yung ginagamit natin kasi very sensitive yung balat natin dito. Hindi siya tulad ng balat natin sa ibang part ng mukha natin. Ito kasing sa under eye, yung balat natin sa under eye, napakanipis lang nito. So, dapat very gentle lang. And sabi nila, ito nga daw, ring finger yung tamang daliri na gamitin natin kapag maglalagay tayo ng eye cream. When it comes to eye cream, guys, medyo lang naman, may pagkamahal siya. Para sa akin, sulit naman siya. Kasi matagal mo na siyang gagamitin at the same time, tulad nga ng sinabi ko, matipid lang. Kasi konti-konti lang yung amount na pwede mong na ilalagay mo sa mukha mo. So yun, okay na rin naman. Effective na rin naman na siya. And for the step 9, guys, is the moisturizer. So ako, yung moisturizer na ginagamit ko is this Sunjung 2 times Barrier Intensive Cream from Etude House. Ayan. Actually, isa to sa mga paborito ko din na moisturizer. Kasi guys, matipid siya. Alam niyo naman, ako gusto ko yung tipong konti lang yung nilalagay tapos enough na siya sa mukha ko. Kasi para yun, matipid, hindi magastos. And then it's actually yan, sabi nga dito, pure and mild and improvement. At ang maganda kasi dito sa Sunjung na to, tulad nga nakalagay, 2 times barrier cream.
So, ang tendency niya, kapag nilagay mo na siya sa mukha mo, it gives enough barrier dun sa mga dirt at bacteria all around environment. So, ang nangyayari, hindi masyadong kumakapit sa balat natin kasi nga, yun nga, barrier. Tapos, at the same time, inilalock in niya yung mga moisture na nalagay na natin before. And then yun, kinaganda ka dito kasi itong Sunjoom na to, it is actually good for sensitive skin. So, simula nung ginamit ko to, na lighten up yung mga blemishes, na wala na masyado yung mga pimples, humupa yung redness, and talagang maganda siya. Ayan, maganda talaga siya. Itong Etude House na to. Tapos, small amount lang din yung nilalagay ko, pero enough na siya sa buong mukha ko, tulad na sinabi ko kanina. And for the step 10, guys, actually, dalawa yung step 10. First, kapag sa morning, yung sunblock. And then, kapag gabi naman, meron tayong mga tinatawag na spot treatment. So, ako, during morning, ang ginagamit kong sunblock is this COSRX Aloe Soothing Sun Cream. It comes with SPF 50++++. Ang maganda dito, isa to sa mga sunblock na ginamit ko na talagang sobrang naging maganda yung result. Kasi hindi siya nagli-leave ng mga white cast sa mukha ko. Kasi ako, dati, aminin naman natin, ako kasi meron akong misconception nun before na ang sunblock, ginagamit lang siya kapag magbe-beach ka or kapag magsiswimming ka. Pero guys, it's a big no-no. Kailangan araw-araw ka nagsasunblock. And tulad nung nakausap ko before, among all the products na ginagamit mo tuwing umaga, kapag sobrang nagmamadali ka na, ano yung parang pinaka at least one product lang na dapat hindi mo makalimutan? And ang sabi ng skin expert na nakausap ko noon is this sun cream. Guys, importante na nagsasun cream tayo or nagsasunblock tayo. Kasi very dangerous, guys, ang UV rays. Alam naman natin yan. And tulad niya na ako, nandito ako sa bansa na talagang sobrang init. And importante para sa akin na nagsasunblock. And kahit na nasa loob lang kayo ng bahay, importante pa rin na mag-sunblock kayo. And yun, ang kinaganda dito sa COSRX na sunblock na to, ang sarap sa feeling. Tapos, hindi siya masyado namumuo-muo yung puti-puti. And then bukod pa doon, very smooth din yung consistency niya. At saka, yun, nilalagay ko din siya sa ref. Kaya ang sarap din sa pakiramdam kasi malamig-damig yung sunblock ko. So, ito. For the morning to. Then for night, I have this Sunjoom Balm Panthenoside 5. Ayan. Ito, ang ginagawa nito, guys, kinakalm niyo yung redness sa mukha natin. So every time na naghihilamos ako, pag merong mamula-mula dito, for example, kumukuha lang ako ng small amount. It comes with a squeeze tube. Maganda to kasi ganito yung mga ganitong packaging, yung mga tipong masisimot mo talaga lahat ng content sa loob. And isa rin to sa mga magagandang product na ginamit ko, itong spot treatment ng Sunjoom na to, kasi totoo yung sinabi niya na kapag nilagyan mo siya ng cream doon sa medyo namumulang-mulang area, talagang after ilang hours nagsusubside talaga yung redness pati yung irritation. And for the night time din, guys, aside dun sa moisturizer na ginagamit ko, sometimes gumagamit din ako ng overnight mask. So I have this COSRX Ultimate Moisturizing Honey. Ito, guys, ayan, kung mapansin nyo, may pagka gel type din siya. Ayan, gel type siya. Dalawang klase to, yung isa yung rice, isa yung honey. Actually, gusto ko talagang matry yung rice, kaya lang hindi available nung time na nagtingin ako. So, ang nabili ko yung honey. Maganda naman siya. And then, it also gives you enough moisture. At the same time, napapalambot niya din at napapakinis din yung balat mo. So, isa rin to sa mararecommend ko, guys, sa inyo. It comes with 60ml, pero kahit na 60ml siya, matipid naman siya. Kasi kahit small amount lang yung gamitin mo, eh okay na yun sa buong application mo sa mukha or sa skin mo. So that's it, guys. Those are the products I'm using for 10 Steps Korean Skincare. Although tulad nung sinabi ko kanina, wala lang ako nung makeup remover or yung cleansing balm kasi hindi naman ako ganun nag-makeup. And then for the advantages, guys, siguro masasabi ko na talagang 90% talaga naging positive talaga yung result niya para sa akin. And hindi ako nagsisi na trinay ko siya.
kasi talagang natanggal niya yung mga blemishes ko, mga acne marks ko, pati yung irritation, tapos it gives moisture din sa mukha ko. Kasi nga tulad nung sinabi ko sa inyo kanina, akala ko before, porket oily ka, hindi ka na mag-moisture. Pero yun nga, mali nga yung ganong perception. So, yun, natry ko na nga itong mga to, and then naging maganda siya para sa akin. And for the disadvantages naman guys, siguro wala naman ako masasabing negative or any disadvantages ito sa mga products na to. Siguro yung ano lang, yung routine lang. Kasi kung kayo yung tipo ng tao na talagang laging nagmamadali or walang time talaga for skincare, this is not the right routine for you. Kasi talagang kailangan mo siyang bigyan ng oras, kailangan mo siyang bigyan ng enough time. Kasi imagine 10 steps to guys, usually 40 minutes to, minsan pa nga 1 hour yung iba. Diba? Sobrang tagal. And kung talagang ngayon nga nagmamadali na kayo sa umaga or di kaya naman antok na kayo sa gabi, siguro kahit yung mga ibang products na lang ang gamitin ninyo or yun, yung mga importante lang tulad ng sinabi ko, pag umaga talaga nagmamadali na kayo, kahit yung sunblock na lang or kung gabi naman kahit moisturizer na lang or toner para malinisan lang, nasa sa inyo yun guys, kung ano yung gusto nyong gamitin, depende yun sa preference niyo. Pero yun lang yung para nakikita kong disadvantages nitong mga itong skincare routine na to. And that's it guys, those are the 10 steps Korean skincare. I hope nakatulong tong video nito for those people na nang curious kung ano yung mga products na ginagamit, kung paano nga ba gawin itong routine na to, at kung ano yung mga possible result na mangyari kapag ginawa nyo ito. And please don't forget to leave a comment down below, dyan sa baba. If you have any suggestions na gusto nyong gawan ko pa ng video, or kung ano yung mga products guys, let me know kung na-try nyo na tong routine na to, ano yung naging resulta, kung naging positive ba yung kinalabasan. And yun. So if you like this video guys, please don't forget to click the thumbs up button, share and subscribe to my channel. Thank you po ulit sa panonood and I hope to see you guys on my next vlog. Bye!